Dakila naman ang hangarin ng Republic Act 7941, otherwise known as the Party List Law. Pero kung batas ang kailangan para mapabuti ang buhay ng mga mahihirap at kulang ang representasyon sa Kongreso. Ngayon, batas din ang ginagamit para baluktutin ito. Taong 1992 nang unang pinanukala sa Kongreso, 1995 naging batas. Pero noong 1998 elections lang ipinatupad. At 13 party list groups ang unang nakakuha ng 2% na kinakailangan. Ang top notcher, ang Association of Philippine Electric Cooperatives o APEC. Taong 2001, pinanindigan ng Korte Suprema ang umano'y diwa ng party list law. Tanging ang marginalized at underrepresented lang talaga ang pwedeng tumakbo. Pero noong 2013, nag-iba ang tono ng Korte Suprema at dito na lumabas ang madilim na sekreto ng batas. Ang party list law raw pala ay walang kinalaman at hindi lang para sa marginalized. Ang nilikha daw ng konstitusyon ay isang party list system na mga rehistradong national, regional at sectoral parties at organizations. Ano nga naman daw ang magiging saysay ng national o regional kung ang sakop lang daw nito ay mga grupong sectoral o marginalized? Ang mga salitang marginal at underrepresented daw ay tumutukoy lamang sa mga sektor na natural na marginal at underrepresented. At ito ay labor, peasant, fisherfolk, urban poor, indigenous cultural communities, persons with disabilities, veterans, overseas workers, senior citizens, youth, kababaihan, professionals. Ngayon, dahil sa baliw na political system natin, kung ano-anong klaseng grupo na ang gustong pasukin ng kamara. Maliban sa mga atleta at negosyante, may mga party list sa mga dating drug addict, ex-military rebels, mga ex-convict na inosente at kung ano-ano pa. Ulitin natin, hindi raw kailangan na ang mismong nominee ay galing sa naturang grupo. Sapat na raw na merong advokasya ang tumatakbo. Kaya okay lang na si Mikey Arroyo ay kinatawan ng mga security guards at tricycle drivers. At huwag nang magtaka kung bakit nagagawa ma-afford ang mamahaling wedding gown at kasal sa Balisin ng isang kinatawan daw ng mga jeepney driver. Inulan ng batikos ang isang congresswoman na kumakatawan sa mga chofer dahil sa kanyang magarbong kasal. Kaya para sa Korte Suprema at COMELEC, ang artisang si Tom Rodriguez ay okay lang tumakbo sa ilalim ng grupong anak Maharlika na magsusulong ng karapatan ng construction workers. Ang dapat po natin... Noong 2009, ayon sa grupong Kontradaya ay halos kalahati ng mga tumakbo ay konektado sa mga makapangyarihang political dynasties at interest ng mga big business. Kaya tingnan mo tuloy, ang party list system ay ginagamit ng mga makapangyarihang bilyonaryo para makalusot papasok ng Congress. At kung susuriin ang kilos nitong nakaraang ilang taon, maliban sa mga taga-Makabayan Block, karamihan sa mga kongresistang tumulong sa agenda ng Malacanang, kasama na dyan ang pagkatay sa prangkisa ng ABS-CBN at ang pagtatanggol sa Farbali ay mga taga party list groups. Makatarungan ba? Hindi. Pero legal ba? Oo. So ano magagawa mo? It makes a mockery of the party list. O diba? Ganda. The more the merrier, ika nga. At siguro, mas dapat pang dagdagan ang mga grupong kakatawan sa maraming sektor sa ating lipunan. Kaya nga nung filing ng COC nung isang linggo, ay dagsa ang mga bagong usbong na party list. Dumarami ang concerns kasi ng Pilipinas daw. Halimbawa, ito, representing single mothers daw. At meron din namang tungkol sa solo parents. At ano kaya itong marvelous tayo? Eto, masarap sigurado ang agenda. Eto, ano kaya gagawin na ito? Magbabarkadahan lang? Etong kay Ate Celine sa isang website, typo lang kaya Aroy. Eto, inaaway ngayon ng Kathniel dahil pa-party list sa grupong tumabla sa ABS-CBN franchise. Pero wow, man, ang pinaka-cool at heavy-gat sa lahat. Ang grupong nagsusulong ng legalization ng medical marijuana. Meron ba tayo dyan? Pero speaking of meron ba tayo dyan, wala na sigurong bibigat pa dito. Si Ate Guy, ang first nominee ng National Organization for Responsive Advocacies for the Arts o NORA. Ibang klase ka talaga, Ate Guy. Ibang klase rin ang face mask mo, ha? Kaya bang manalo niyan? Panalo ba yan? Walang himala!